So, start na tayo. Gamit tayo ng 1 UF capacitor. So, i-bed lang natin yung kanyang paa. So, ayan. Pagka na-bed na natin, ilagay natin sa alligator clip para mahinang natin. At inangin natin para paglagyan ng ating resistor. So, parallel natin yung ating 1 mega ohms resistor, 1 watts. So, iparallel lang natin mga kamaster. So, ayan na. So, susunod natin ilagay yung ating apat na 1N4007 diode. So, yung isang pin, ilagay natin sa, connect natin sa cathode. I-full bridge lang natin yung ating diode, mga kamaster. Bale, ang connection yan, anode, cathode. So, ayan. At ang susunod natin ilagay, yung ating capacitor na 10 UF, 400 volts. Ang ating positive ay sa negative na ng ating capacitor. At yung anode naman at negative ng ating capacitor. At ang susunod natin ay 1 mega ohms resistor. Bali, isi-series lang natin mga kamaster. Ay, parallel po. Parallel lang natin. So, ayan. At gagamit tayo ng 220 ohms 2 watts resistor. Koconnect natin sa ating AC. Ito ay papunta ng AC, mga kamaster, sa ating input na 220 volts BAC. So, ang ating output na positive, maglalagay tayo ng 330 ohms 2 watts na resistor. Nakakonnect po yan sa ating positive out natin. Gagamit tayo ng alligator clip para may mawiringan natin sa kanyang output. At yung negative ay yung black. At so, ito naman yung ating plug, AC plug para sa 220. Ito yung kanyang 220 BAC, mga kamaster. So, ayan, tapos na. Ganyan lang kasimple, mga kamaster, ang autovolt. Pang-test sa ating mga LED. At ito naman yung kanyang diagram. So, testing natin. Ito ay 12 volts LED. So, ayan. Ayan. So, meron tayong 15 volts LED. Ayan. Ayan. So, meron tayong 9 volts LED. At ito naman yung 3 volts. At 5 volts. So, pwede ito pang testing sa mga LEDs natin, mga kamaster.